Hi mga kasari, welcome to our YouTube channel Ivan Jean and Tenderang Dabawenya. Hi mga kasari, kumusta po kayo at sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Araw po ngayon na Monday, 3 PM ng hapon. Ang ibablog ko po sa inyo ay tungkol po sa aking mga paninda ng mga dilata. Kung magkano ba ang benta ko, magkano ba ang presyo ko, mahal ba o mura lang. Kaya i-update ko po kayo sa aking mga presyuhan sa mga dilata. Bago ko po kayo i-update sa aking mga price sa mga dilata, alam lang po natin na magkaiba po siguro tayo ng presyo kasi po magkaiba po tayo ng lugar. At iba-iba po din tayo kinukunan ng mga stock. Kasi po may iba na mura lang sa ating kinukunan, may iba naman mahal. Hindi talaga magkapareha. Ko lang po kayo dito sa aking channel o kaya panonood nyo lang po. Please naman po like and subscribe. And click the button para updated po kayo sa aking mga videos. At doon po sa mga bago pong nag-subscribe sa akin channel. Thank you po sa inyong lahat. At sa mga dati ko pong mga subscriber, thank you din po sa inyo nandiyan po kayo lagi sa aking mga videos. Thank you po. Hi mga kasari, itong presyo ko po ito, hindi naman po siguro tayo magkapareha. Iwan ko ba kasi magkaiba po tayo ng lugar. Ito po ang presyohan ko sa aking mga dilata. Iwan ko ba kung mahal ba sa inyo or mura sa akin or mahal sa akin o mura sa inyo. Ito po yun. Una po tayo dito sa 555 sardines na fried. Ganito na sardinas. Ito po, ang benta ko nito ay 30 po. At ito naman pong mega. May dalawa po akong klaseng mega. Red at saka green lang po. Ang benta ko nito 22. At saka itong families po na red at saka green, 22 din ito. Ito lang po talaga ang pasugin dito sa aking tindahan na ganitong mga sardinas. At dito naman po tayo sa corned beef na maliit. Ito, ang benta ko nito 25 at saka itong holiday na ganito kalaki din, 100 grams. Ito, 16. At ito naman pong beef loaf na Argentina, 100 grams din. 16 din po ito. Magkapareha lang sila sa holiday. At saka itong bingo din na beef loaf na 100 grams. Magkapareha lang din po sa Argentina at holiday. 16 lang po. At saka ito naman pong lucky 7 na carne norte na 100 grams din. Aking binta nito, 18. At magkapareha lang din po sila sa bingo na corned beef na 100 grams, 18 lang din po. At ito namang century tuna na ganito din kalaki, 100 grams. Ang benta ko nito 27. Iwan ko ba mas mura siguro sa ahente ka kukuha ng mga isda kasi pwede naman maibalik kung may masisira. Kapag sa grocery tayo kukuha, eh hindi mababalik kung may ma-expire o masisira, di ba? Mas okay dun sa panel o sa ahente. Pero ewan kung magkapareha ba ng presyo, minsan may mahal, minsan naman may mura. Kung may diferensya man, konti lang. At dito naman po tayo sa mga beef loaf. Ang beef loaf ko po, dalawang klase lang. Yung ganito na kalaki na 150 grams, ang holiday, 22 ang benta ko nito. At saka itong Argentina dren 150 grams, magkapareha lang sila sa holiday, tag 22. At dito naman po sa corned beef na ganito kalaki, ang aking benta nito 58 to 60 grams. At saka ito naman Argentina na 250 grams, aking benta nito 32. Hindi pa talaga ako nagpapatong ng mataas kasi gusto ko po fast moving yung mga stock ko, hindi po dyan matagal sa estante nakalagay. Gusto ko po konti lang ang patong ko para madali lang siya mabenta. At dito naman po sa corned beef, tatlo lang ang klase kong corned beef
corned beef na 150 grams. Tatlo lang po ang klase ko. Itong holiday, ang benta ko nito, 35. Tsaka itong Argentina, 35 din. Pero mas mura sa akin yung corned beef na bingo. Kasi ang benta ko nito, 25. Tatlong kasi lang po yung mga corned beef ko na ganun lang kalaki. At ito naman pong carne norte na ganito, 150 grams. Dalawang klase lang din po sa akin. Holiday, ang aking benta nito, 30 o 30 po. Tsaka itong lucky 7 na carne norte, 25. Kasi po, kung kukuha ka ng madaming klaseng corned beef o beef loaf na hindi naman mabenta, eh wala din, di ba? Masisira lang. Ito naman pong wow olam ko. Aking benta nito, 22. Ito lang klase na ganito lang akin. Tsaka, ito din Century 2 na. Aking benta nito, 32. Na 150 grams. Tsaka itong 555 mitsado. 555 na mitsado. At tsaka, madami akong klase nito. Apritada, tsaka kaldereta. Ang benta ko nito, 27. Hindi po talaga ako nagpatong ng mahal. Gusto ko po mabenta na fast moving lahat. Konti-konti lang yung patong ko, dalawang piso. Malaki na po yung itong tatlong piso. At ito naman pong Friska. Ang benta ko nito, 27. At ito naman po sa mga ganitong Alaska Ibab at saka kondensada. Yung kondensada ko, dalawang klase. May Liberty ako, pero naubusan na ako ng Liberty. Ang benta ko nun sa aking Liberty na gatas, yung 320 grams ba yun? Ang benta ko nun, 48. At saka itong cowbell, ito ang fast moving sa akin, ang cowbell, kasi mas mura siya doon sa ibang brand. Ang benta ko nito, 38. At saka sa Alaska po, ito yun lang po ang ibab na klase ang mabenta sa akin. Ang benta ko nito, 18. At sa Alpine naman, kasi may naghanap, konti lang kinuha ko. Ang benta ko nito, 33. At ito naman sa Alaska na malaki na ganito, ito lang po talaga ang mabenta dito. Iwan ko ba sa ibang brand? Ito ang binenta ko, ito, 30. 30 po ang benta ko nito. At dito naman po tayo sa mga condiments na mga dilata. Ganito na black beans na kalata. Aking benta nito, 180 grams. Ang benta ko nito, 22. Ito naman pong slice, 35. Saka ito namang pork and beans. Dalawang klase ko lang nito. Yung malaki-laki nito, no, naubusan na lang, naubusan na po ako. Ang benta ko noon, 30. Ito naman, 22. Saka ito namang dry piece na ganito. Ang aking benta nito ay 18. Yan lang po mga kasari ang mga dalata na binibenta ko. Yan lang po talaga ang klase. Ilang klase lang po yon. Kasi po dito sa aking tindahan, yun lang po talaga ang mabibenta. Kasi po noon, nag-try po ako ng ibang brand. Ay, hindi po siya na benta. Hindi po siya fast moving. Ang tanggal po niya nakatenga lang doon. Maabutan po tayo ng expire noon o masisira lang talaga. Kaya ang ginawa ko, yung hinahanap palagi, yun lang po talaga ang binibili ko. Kasi po medyo mura lang po yung ganun na brand. Hindi po gaya ng iba ng brand na ang mahal, di ba? At yun lang po din ang mga presyo ko. Hindi po ako nagpatong ng malaki. Hindi po ako nagpatong ng malaki kasi po kung malaki ang papatongin ko o tutubo ko, hindi na po siya mabenta. Ang tagal na. Matagal lang ka. Tapos, iko-compare ka sa... Hindi naman po sa mura na wala tayong makakuhang tubo o lugi po tayo, di ba? Gagawa talaga tayo ng paraan na itong, yung ating mga paninda na mabibenta natin, yung fast moving. May dalawang piso tayo o tatlong piso na tubo. Okay na yun sa atin. Basta hindi lang siya matitenga dyan. Nada pag-abutan ng matagal-tagal na buwan pa na before po siya mabenta natin. Yan po mga kasari ang update ko po sa aking mga presyo sa mga dalata. Alam ko naman po siguro na magkaiba po tayo ng presyo o may magkaparehap kasi po iba-iba po tayo ng lugar o iba-iba ating kinukuhaan ng mga stock. At thank you nga pala sa mga bago kong subscriber. Thank you po sa inyong mapanood.
at sa mga subscriber ko na palagi nandyan, dati kong mga subscriber, dati kong mga kaibigan na andyan po palagi naka-message, nakaka-comment sa aking videos. Thank you po sa inyo. Kung bago lang po kayo dito o nakapanood sa aking channel, please naman subscribe and like and click the button para updated po tayo sa aking mga bagong videos. At thank you po sa inyong papanood mula umpisa hanggang dulo. May God bless you to all. More blessings to come. Thank you po sa inyo. God bless po.